bag, may pera po yan. Ay, to. Di misteryoso kong money changer na walang karatula. Sa loob may pulis. Mukhang special ata itong money changer na ito. Posible hawak to ng pulis. O may connection doon sa presinto 5 na nakakasakop dito. Sumbong ni Catherine Sabitag. Hindi ko naman nakita na walang pangalan yung money changer nila, pero painted yung signage nila. Ano pa yung nasa counter, babae o lalaki? Dalawang babae po. Nung lumapit po ako kasi yung unang nagsalita, kung magkano yung rate nila, ang sabi nila, 44.50. Ilan dollar ba ipapalit mo? Sabi ko, 1,000. Pinalalagay niya sa counter? Apo. Okay. O sige, 1,800. Kuha ka na ng pera, sabi niya dun sa isang babae. Dahil tigpa 500 po yung nilabas, medyo natagalan sa pagbibilang. Okay. So, nung nabilang niya na, inangat na sa akin, nakakross by 10,000 po yung crossing. Okay. Kada bilang ko po ng 10,000, dito niya pinapalapag. Inabot niya sa akin. So inayos niya from cross, opo. Inayos niya. Inayos niya po. Inabot niya sa'yo? Inabot niya sa akin. Pinabilang sa'yo? Hindi na po, kasi binilang na po namin eh. Binilang niya, pinabilang sa akin, inayos niya. Paano yung pag-ayos? Dito sa dulo ng counter? Opo. So nakatingin ka doon sa pera? Opo, nakatingin po ako sa pera. Anong nakatingin ka sa pera, inabot na sa'yo? Opo. Nung pag-abot sa akin, gusto ko sana i-counter check kasi wala silang bench. Tapos sobrang nakabukas na yung pinto. So ngayon, inilagay ko na lang sa bag ko. Dahil inisip ko, nabilang ko naman siya na kumpleto. Inisip ko na bilangin na lang sa isang safe na lugar. So nung binibilang ko, naging 78 pieces na lang po siya. Ilan ang kulang? Bali 41,000 po. Sa ilba ba? Tapos hawakan niya, pitik. So, sa 10,000, apat, hindi mo napansin siguro dahil kamay na, nakatingin ka sa kamay niya, hindi mo na nakikita, may nahuhulog na sa iba ba. Matapos madiscovery ni Catherine ang modus, agad daw niyang binalikan ang money changer. Kinomplain ko nga po. Mm-hmm. Sabi kong ganyan, kulang yung perang naibigay sa akin. Bakit? Di ba nagbilangan naman kayo? Sabi niya. Sabi ko, oo nga, nagbilangan kami, pero hindi ko na na-recount nung pagkatapos ng hawakan. Sabi niya, wala na dito yung buyer kasi buyer lang namin yun. Baka naman tactics niyo to, sabi kong ganyan. Kung ganyan kayo, magsusumbong ako sa pulis. Nung narinig yung pulis, o sige ganito na lang kasi nakakaawa to eh. So, partial na lang kita ng 15,000, tapos yung another 15,000, makukuha mo sa October 1. Bakit ganon? 30,000 lang yung makukuha ko. Ang nawawala sa akin, 41. Sabi kong ganyan. Tapos, pasalamat ka nga, ibibigay pa namin sa'yo. Pambayad sana to ng bahay, iaabono lang namin sa'yo. Matatandaan, dati nang narrate ang anti-fraud unit ng National Bureau of Investigation at bitag ang isang money changer na pag-aari ni retired Police Major George David. Balik na naman ito sa dating gawin. Kinahapunan, agad sinilip ng bitag ang inarereklamong money changer. Tabi-tabi ang mga money changer sa Mabini, Manila. Dalawa dito, tukoy agad ang katangian ng pagiging bogus. Walang pangalan, karatula lamang ang nagsasabing money changer. Gumagamit ng mga runner o yung mga sumasalubong upang makapanilo ng kanilang bibiktimahin. Sasalubungin nila ang mga prospect, ituturo at dadalhin sa bogus na money changer. Ganito ang ginawa nila sa bitag undercover na aming ipinain. Pagpasok ng undercover sa loob ng money changer, tiempo may biktima pa ang mga manggagancho. Subalit, hindi sila nakalusot dito dahil nang mahalata ng lalaking ito, agad binawi ang kanyang dulyar. Anong nangyari? Ba't di kayo natuloy pagpad? Kasi binahin na lang ito. Ganun. Pag ganun ang kamay niya, itapod. Nakaipit? Kinabukasan, sa ikalawang araw ng pangmamanman ng bitag. So itong mga money changer na nakikita natin dito na walang pangalan,
Yung nakalagay lang na money changer tulad ng isang inireklamo sa atin, nakatanlo ako na to. At maraming mga instances na yung mga nirereklamong money changer, hindi sila lehitimong establishmento. Ito ngayon money changer na dadaan natin, subukan natin pumarada sa hilera din ng money changer na to. Medyo misteryoso itong money changer na walang karatula, nakalagay lang money changer. Sa loob may pulis at yung pulis pa ang nagparang nagpapaperma. Hindi ko maintindihan, mukhang special ata itong money changer na ito. Possibly hawak ito ng pulis. O may connection doon sa presinto 5 na nakakasakop dito. So nakita ng bitag yung pulis na standby doon. Naging security guard ng money changer na bogus para sa amin. Walang karatula nag-ooperate. Malaki na ang duda namin. Di sa money changer na ito, may ugnayan itong money changer na ito doon mismo sa presinto ng pulis. Kaya yung biktima nagre-reklamo, inaayos na agad nila para wala ng problema. Kaya lang hanggat nananatiling bukas nitong money changer na to, maraming mabibiktima pa to dahil malinaw yung modus, malinaw yung racket dito. Sa lamangkero, may estilo sila. Susubukan natin ngayon kung mahahatak natin City Hall, Business Permit and Promotion. Napuntahan, bisitahin. Agad tinungo ng bitag ang tanggapan ng Bureau Permits and Licensing Office ng Manila City Hall. Ngayon pare, lapit namin sa iyo. Walang karatula to. Magkakapal sila, walang signage. Now you see them, now you don't, you know, close open lang yun eh. Pag nakaloko na. Yung katapat nila, ganun din. So isa lang may ari. At saka kanina eh, marami akong nakita ang pulis na naglabasan eh. After this, can we do it today? Ocular inspection. The rest, i-ocular mo lahat. O ba ano boss? Anong ano mo? Punta lang din. Sige boss, para mga document lang namin. Eh. Kasama ang grupo ng BPLO ng Manila City Hall, bibisitahin na ng bitag ang bogus na money changer. Masusubukan natin ngayon yung pangil ng Business Permit and Promotion ng Manila City Hall. Yung seryosong kampanya nila laban sa mga mandarambong, mandurugas, ito mga manggagancho, mga money changer. Pagdating sa target site, naging listo ang grupo. Hindi pwedeng kinilabuktan because hindi pwedeng na. Walang lusot ang mga manggagancho na nagtangkapasalang tumakas. Alright. Doon ka sa harapan, doon sa harapan. Wala lalabas. Sarapan. Sarapan. Swerte na mag-asawang ito na taga Pampanga na tiyempohan habang kasalukuyang ginagawa ang modus. Nakita ko, kumitek sa ilalim. Pakatuksan, ito may kumakatok ko nito bubuksan. Balik mo na yung $10,370 namin. $2,000. Meron pa kasama ang isang matabang ali yan. Hindi mo yan yung isa, yung medyo matabang na. Baka labas yan, labas. Sige, pasok. Balik mo na yung pera na ito. Akin po yan, pera. Tawa mo. Sir, yung bag, may pera po yan. Tentarding yan. Okay. Yan. Ito. Maya-maya lang, lumabas na ang itinatagong pera. Ito na. Yan ang binagayad sa kanila. Bidensya na yan. Dahil buko na ang estilo ng kanilang modus, mismo ang salamangkerang ito ng bogus na money changer ang nagdemo sa harap ng bitag kung paano niya isinasagawang panggagancho. Pakita mo doon sa biktima mo kung paano mo siya niloko. Sige, tira mo. Gusto ko lang makita ang estilo mo. Sige. Ayan, kunyari, ang pag-usapan. Example, sige. Ayan. Alright. Yun! Ang galing! Kaya yung dalawa, no? Kaya sir, yung sandaan ko, yung binilang ko ulit, sabi ko bibilangin ko ulit, naging 60. Napuna ko yung kaliwang kamay niya gumana. Pag nagbilang lalo. Ngayon, Obe, kasi may previous complaint na. Go! Sino short change? Okay. Brad, itong complainant.
Ito yung mga pulis. Ito pala. Ito yung pala. Okay na, sige. Anong panam? Ano? Tulog na sa bitag modus nyo, ha? Ilang minutong nakalipas, dumating na ang Special Operations Group ng Manila City Hall. Dito, katakatakang ni isang pulis ng Station 5 hindi nagpakita. Sa presinto, wala nang kawala ang mga suspect. Thankful ako na nasolusyonan ng bitag yung hinain ko sa kanila na maipasara na yung mga kolorum ng mga manlulokong money changer na yan. Pangalawang bagay, sa mga authorized na money changer na lang magpapalit kasi sa murang halaga lang, hindi nyo alam, yung pala yung dadali sa inyo. So dun kayo lagi sa legal. Hi, I'm Joanne Dipao and I'm 10 years old. Have you already subscribed to BTAG official YouTube TV? Like me, my parents, and millennials, we watch BTAG videos. Subscribe now. See ya!